Yo, what's up mga ka-cyber? Tuturuan ko kayo kung paano mag-reformat. Una, ayusin natin ang configuration, yung first boot. Ayan, i-ano natin yung setting. Dapat first boot ay yung bootable. Bootable drive. Okay. Then next, wait lang ng konti. Pag nagpo-format ay medyo patient. Kailangan po natin magantay yan. Windows is loading na. Mga ka-cyber, ang pagre-reformat, kailangan ng bootable drive, good condition hard disk, good memory, yung ventilation, init, kailangan wala yan. Kasi once na nagre-reformat ka, makaka-encounter ka ng problema. Okay. Wait lang natin mga kapuso. Mga ka-cyber, kabarkada. Ayan na po. Okay. Yan. So, ito yung appearance ng unang pagpasok niya. Next lang, install. Setup is starting. So, para medyo wait lang kayo, huwag kayong bugnutin. Ayan, accept. Wala naman kayong choice. Next. Custom. Ito, turo ko sa inyo yung pagpa-partition. Buburahin ko muna kasi may format dati yan. Buburahin natin. New. Since 80 gig lang to, kasi pang ano ko lang to, pang demo unit lang. So, hatiin ko ng 30. So, 30,000 yun. Ayan po. 30 and the rest. Ayan. Ganyan yung partition. May drive C and B. Ano ka na yan? D. So, burahin ko uli. Delete. Okay. Delete again. And delete once more. Okay. New gusto ko isang buo kasi 80 gig lang to eh. So, isang drive lang siya. Drive C. Lalagay na lang ako ng extra hard disk para may storage ako. Okay. Alam nyo po, naka-encounter din ako dati ng bad hard disk. Pero since gumagana ang hard disk, hindi mo ma-identify kung bad or good. So, kahit anong reformat ko, hindi ko siya ma-reformat. Parehas din sa, ano, sa defective na memory. Hindi porke nagbubutang computer nyo ay sabihin yung working ang memory. So may mga pang test tayo dyan, mga physical ano, software na ginagamit para ma-check ang mga yan. Sa mga susunod na vlog ko, ituturo ko sa inyo yan. So parantay-antay lang tayo dahil medyo mahaba-haba to. At medyo mag-re-restart din to ng ilang beses, siguro 2 to 3 times, and then yun, kailangan hindi tayo bugnutin sa pag-reformat. Kailangan tayong mga technician na may mga ano tayo, yung hard disk na tester. Ang ginagamit kong hard disk na tanong test ay ano, HD Regen tsaka Sentinel, baba si C-Tools, marami pang iba. At sa pang test naman sa memory ay may tinatawag tayong Memtest 86. Yun ang ginagamit ko so far. Halos hindi naman ako binibigo. Bagay 99.9 pasado para sa akin. So lahat po ng mga makukuha nyong impormasyon, mga sinasabi ko ay mapapakinabangan nyo po yan. At reminders lang po, ayan na, magre-restart na siya. So pagkatapos niya mag-restart, bunutin nyo na yung bootable drive para dumiretso na yung pagboot sa hard disk at hindi sa USB.
Okay. Starting Windows. Wait, wait lang tayo. Alam nyo po ang pagpo-format ay hindi kailangan ng sobrang galing na tao, sobrang professional, sobrang husay. Basic na ano lang ho ito eh, na paraan ng pagre-repair. Hindi ho ito kailangan ng sobrang talinong tao. As in, kita nyo kanina, checkbox, check. Pag hindi mo checkbox, hindi ka maka-proceed. So, no choice ka. Next lang yan. Okay. Yan, setup is starting. Wait lang po. Okay. Yan. So, another start pa yata ito pagtapos. So, nasan na nga ba tayo? Sa pag format natin ka na to, hindi siya fix na once na nagahang format, once na shutdown format, o magiging slow format, hindi po ang format po ay para sa pag-ayos ng program, hindi po pag-ayos ng ibang sira. Halimbawa, kailangan troubleshoot nyo yung paghahang. Saan ba galing yan? Overheat, defective memory, defective video card, or hard disk, o may processor problem. So, processor, bihira naman masira yan. Hindi naman lagi nasisira yan. Sobrang bihira, pero may case pa rin na nasisira. Huwag nyo lang kakalimutan yung mga tinitip ko sa inyo, tips. Tandaan nyo lang at magagamit nyo yan kung balak nyo maging isang technician. So, kung kayo yung mga kabataan na nagpa-plano na masaya ang mundo ng cyber, ito ang video para sa inyo. Itong channel ko na to ay all related about yan, yung mga cyber world. So, games, repair, mga samot-saring kaalaman tungkol sa computer, setup, setting, software installation. Usually, yung mga iba-vlog ko rito ay mga karamihang na-experience ko na. Okay, nandito na tayo sa username. Okay. Lagay ko ay cyber. Next. Password. Pero yan. Huwag mo nang pilapan yan. Then next. Ask me later. Ito guys. Plus 8. Since Philippines tayo. Plus 8 tayo. Type 3. Yan. Check nyo mga date and time. Nakaka-apekto kasi yan sa mga Facebook, Google. So, kailangan ta-accurate yung date and time. So, sa Windows 10, auto-update na yun. Okay, welcome. Okay, guys. Halos malapit na. Okay. Kung gusto mo makapanood ng mga ganitong video, don't forget to subscribe and click the bell button para updated ka sa mga bagong kong upload na videos. Thank you.